Morning mga katrabaho, ngayon po maglilinis tayo ng tricycle na ginawa natin. Ito po yung ating ginawa. Siya po yung kay Jomac TV. Lilinisin po natin gamit ang Joy para makita nyo kung paano siya linisin. Yan yung kanyang dumi, yan, malangis-langis pa. Kung kita po sa camera, medyo maano eh. Yan, yan. Malangis pa po siya. Ngayon, linisin po natin siya ng Joy. Yan po yung forma niya sa likod. Finish na po yan, lilinisin na lang. Tapos, ang kulang niya ay salamin. Ito. Mamaya, dadalhin natin sa salaminan sa Petron. Wala po tayo panlinis. Yan, mga katrabaho, ngayon, tinimpla ko yung Joy. Ito lang po, maliit lang po siya. Tapos, ganito karami yung tubig niya. Yan, kung nakikita niyo sa video. Tapos, pabubulayin nyo siya para yung paglinis nyo ng stainless madali. Tapos sinabuyan ko na siya. Sakit lang, itaas natin yung ating tripod. Inuna ko pong sabuyan yung bubong. Sakit lang. Ngayon sasabunin natin ng una yung bubong. Ito. Bubong muna, una. Para yung ano niya, yung pinaka mga dumi-dumi niya, unang bumaba. Yan, sabon. Next natin yung salaminan niya. Ito. Ito nga pala, baka matanong nyo kung bakit Joy ang ating gamit. Mas mabisa siya pantanggal ng mga langis-langis. Madali niya matanggal yung mga langis-langis. Kumbaga yung sebo. Yung ating camera para makita nyo po yung kung paano tinatanggal yung mga langis-langis niya. Katayin tiga video eh. Pagit lang ha. Wala tayong tiga video. Baba natin yung ating tripod para nakikita kung paano siya linisin. Yan yung pinaka malangis na part. Tignan nyo po yung forma niya. Yan po siya, no? Malangis. Tignan nyo po pag ginoy siya. Pag na-joy po yung malangis na yan, tanggal po talaga yan. Kahit po gano'ng kakapal yung pinakalangis niya. No problem sa joy. Yan, di pa po nababanlawan yan. No? Pag nabanlawan lalo yan. Ayun no. Iba talaga pagka nalinis na ang trabaho. Pasensya na kayo, medyo malikot ang anaw, wala tayong tiga camera eh. Wala tayong tiga camera. Lagi pong Joy ang gagamitin nyo sa stainless para hindi siya nagbabakat-bakat. Kasi po pagka yung nagbakat-bakat siya, pangit ang ano niya, ang finish niya. Hindi kagaya pagka yung ano, ano, mapapansin niyo napakalinis ng trabaho pagka Joy yung ano. Kahit anong kulay ng Joy, pwede ho. Mahalaga lang naman malinis siya ng ayos. Tapos pagkatapos nyo siyang sabunin, banlawan nyo agad. Huwag yung intayin matuyo. Kasi, ano, magpepekas-pekas siya. Sakit lang, kuha tayo tubig. Sabuyan nyo agad para nang sa ganun eh, yung kintab niya, hindi mawala. Ayan, pansinin nyo, pag binuhusan ko siya.
Ayun oh. Ang kintab na oh. Lalo mamaya pag napunasan natin ng ano yan, ng pag napunasan natin ng ano ng tuyong basahan. Ah, ikakat ko yung video kasi medyo wala tayong tiga video eh. Magiging malikot yung ano natin. Mga katrabaho, tapos na natin siyang anuhin, sabunin. Labanlawan na po natin. Ngayon po ang ano na lang, pupunasan natin yung mga basa-basa. Yan, mga basa-basa niya. Para mas lalong klaro yung pagkakainis. Para quality ang ating gawa. Kung mapapansin niyo yung kanyang forma, talagang malinis na malinis na. Salamin na lang ang kulang nito. Mamaya pasasalamin na natin. Tapos, bibigyan na natin sa may-ari. Kailangan po, pag nagre-release po kayo ng gawa, lilinisin nyo para magandang tignan. Para masasabing siguradong ano siya, tapos. Yan, pansinin nyo po yung pinaka-forma niya. Napakakintab. Ano pa lang yan? Unang linis pa lang yan. Susunod, pag yung may-ari na naglinis niyan, mas lalong kikintab yan. Gawa nung lalo niya maano yung langis-langis. Yan, tapalodo. Yan yung side wheel niya. Yan, yan yung side wheel niya. Kailangan yung punasan yung mga ano, mga tubig-tubig niya para nang sa ganon hindi bumakat. Kasi pag din niyo inano yan, hindi niyo pinunasan, babakat yung pinaka yung mga ano niya, tubig. Magbubutil-butil yan. Ngayon, pag pinunasan niyo siya, maganda nga may kasunod pa nito yung ano, yung medyo cotton na ano, natuyo para mas lalo siya makintab. Yan ang ano ng stainless, kailangan laging malinis ang ano. Yan, kung mapapansin niyo yung siding niya, oh, napakaganda. Yan, pati yung mga likod ng bubong, basta lahat ng stainless lilinisin niyo para maganda. Tapos to nga pala sa mga nagpapagawa ng sidecar, ito pala itong likuran, may chance ang masunog yung kisame nyo kapag bumanda dyan yung araw. Kailangan pag i-standby nyo sa malilim na parte. Ito, tupitan ng sidecar po yan. Ayan, oh. Sa lahat to ng nagpagawa ng sidecar, kahit hindi sa akin, tatakpan nyo huya kasi pag nag-reflect yung araw dito sa kisame, masusunog yung kisame nyo. Ayan, lagi nyo tatakpan ng karton pag nakatigil. Kailangan may karton kayong nakalagay dyan. Paalala lang po kasi, maraming beses na po nangyari sa amin na sunugan ng kisame dahil diyan sa reflector ng ano ng pinaka stainless. Siyempre, masyado makintab 'yan. Pag tumapat yung araw, yung kisame niya, ayun yung kisame niyo. Susunugin niya 'yan. Kaya maganda takpan niyo palagi. Yan eh pinaka design natin sa likod. Ang likod ng camera no. Wala tayong tiga camera eh. Medyo malikot lang ating ano, ayan. Pwede nyo rin sundan ng ano yan, ng tuyong basahan. Kung maaari, malambot ang isunod nyo para yung kintab mas lalo maganda. Talagang matatanggal nyo yung pinaka mga bakat-bakat ng ano, tubig. Ayun. Ito lang, itong harapan. Saka flooring. Yan yung ating flooring. Naistaka ng tubig eh. Yeah. Yan ang ating flooring. Ayan, napakalinis ang gawa. Lalo sa camera. Okay, kitang-kita sa camera. May isa tayong susunod dito na gawa. Tiga alabang ang may-ari. Sasama din natin sa vlog yun pagka yung mga ano, kapyo-kapyo lang, hindi naman pwedeng lahat yan sa vlog.
Halos pare-pares lang naman ang gawa nito. At ang akin lang, pag maglilinis po kayo, yun, enjoy. Maganda po siyang gamitin. Sa mga langis lang, tanggal po yung mga langis niya. Ayan, okay na po siya. I-ano na natin, i-off na natin yung camera. Yan po yung pinaka-forma ng sidecar na ginawa natin. Dilinis natin, ayan po. Kay Jomac TV po ito. Shoutout. Tapos na po. Salamin na lang kulang niya. Hindi ko na po isasama sa vlog yung pagsalamin kasi nakita nyo na rin po yung dati. Ayan po. Ayan po yung pinaka-forma ng kanyang side wheel. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe. Yan na po siya, meron na siyang salamin. Yan na yung forma ng ating sidecar. Ayun, oh.